ng impeachable officer tulad ng punong mahistrado. Lubos po tayong nababahala sa desisyong ito. Sa hindi pagbasura ng co-warranto petition, maraming tanong ang kailangang harapin. Ngayong nakompromiso na ang pinakapundasyon ng ating hudikatura, kanino natatakbo ang mga Pilipino para sa patas na laban at kahit kapiraso man lang nakatarungan? Saan na tayo dudulog kung ang pinaka-integridad ng institusyon na ating sinasandigan ay siya nang nadungisan? Sa araw na ito, dinala tayo sa isang hangganang walang tiyak na kahihinatnan. Sa mga panahong tulad nito, paghubgutan po natin ang lakas at tapang ang isa't isa. Sa kabila ng lahat, nananatili ang isang katotohanang hinding-hindi matitinag. Ang ating huling pag-asa ay ang bawat isa. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. Hinihikayat natin ang sambayan ng Pilipino na patuloy na bantayan ang mga susunod na pangyayari at pag-isahin natin ang ating boses para ipagtanggol ang institusyon ng ating hudikatura, ang saligang batas at higit sa lahat ang ating demokrasya. Bilang pangalawang pangulo, tinitiyak ko sa inyo, hindi pa tapos ang laban. Lalo na't naging malapit ang botohan sa isang mabigat na desisyon tulad nito. Sama-sama nating isulong ang lahat na nararapat na hakbang para itama ang pagkakamaling ito. Ito ang tanging paraan para manumbalik ang tiwala ng taong bayan. Tuloy ang laban. It's President Leni Robredo there speaking before reporters. She said the foundation of our judiciary has been compromised, and she asks, where can Filipinos seek justice when the Supreme Court has been compromised? She said, as Vice President, she will make sure the fight is not yet over. The Vice President, of course, is reacting to the unprecedented and historic decision of the Supreme Court to oust Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Let's go back to the source.